Sir, nai-release mo po sa loob, no? Tapos di niya alam. Alako. Don't worry, sir. Ano? May paraan naman po tayo pag ganyang mga klaseng sitwasyon. Ano? So, if you do like my videos po, mga madam and sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel and sa aking Facebook page po. Please follow. Thank you so much. God bless. And yes, ano, mamimigay din po si Diamond Game on December 24th, 8 p.m. That is on Saturday, mga madam and sir. Ano? I-take note nyo na sa inyong calendar. Ano? Mamimigay po sila ng libre 66 pesos for the first 10,000 users. Ano? I-type nyo lamang po ang lucky code na 201224. So, advance congratulations sa makakakuha and happy Christmas! Magandang araw po mga madam and sir. No? Ngayon, may gusto akong ipakilala sa inyong game app na hindi lamang po kayo naglilibang ay pwede pa po kayong manalo ng malaking pera. Ang game app na ito ay si Diamond Game. Pwede nyo po ito i-download, i-click lamang po ang link sa description box or sa comment section. Tara, mag-register na tayo! I-enter nyo na po ang inyong verified GCash account number at maglagay na po ng 6-digit PIN. I-click po ang send para makareceive po tayo ng verification code. Para sa referral ID naman po, i-type ang nasa screen para makareceive po tayo ng extra bonus coins. And click confirm. Tara, mag-login na po tayo. Ngayon, pwede na kayong maglaro at manalo ng daily bonuses. May 3 pesos, 5 pesos or even 10 pesos. Depende po ito sa mood ni Diamond Game. Pwede rin po kayong makakuha ng extra coins sa pag-join group. Napakarami pong pagpipilian na laro kay Diamond Game. Pero ang napili ko po ay color game. Ayan, pumili lamang po kayo ng kulay na gusto ninyo. At kapag nanalo po kayo, pwede nyo po ito ma-withdraw o ma-cash out. I-click lamang po ang withdraw icon at i-type nyo po ang amount na gusto nyong i-withdraw. Hindi lamang po yon, pwede rin kayong maging agent at kumita ng mas malaking pera. So, happy earnings po mga madam and sir! Okay, so ano po bang dapat gawin kapag alam mo sa sarili mo, sir, na meron kang nai-release sa loob? Na paghugot mo, eh hindi mo napigilan, meron kang naiwan sa loob, hindi mo lahat nailabas. Well, sir, unang-una mo dapat gawin, sabihin sa kanya. Opo, bakit po? Kasi malaking tulong po kung alam niya po ang nangyari during that time, ano, and bakit? Related din po kasi ito sa ating topic. Hindi mo siya matutulungan kung hindi mo ito sasabihin. Okay, so next question. May paraan po ba, madam, para mapigilang magbuntis ang aking partner kasi hindi pa po kami handa? Ano, may naiwan po sa loob. Hindi ko naman po sinasadya. Yes po, may paraan. Ito po ba ay pagtalon-talon? Hindi. Ito po ba ay kailangan uminom ng paracetamol lamay ko? Hindi rin po. Okay, so ano man dapat natin gawin? Ang topic natin po for today is all about emergency contraceptive pill. Ano? So, by the word itself, emergency, ibig sabihin, pag kinakailangan lamang. Magkaiba po ang birth control pills sa tinatawag na emergency contraceptive pills. Ano? So, ang birth control pills, ito po ay isang uri ng contraceptive method na kinakailangan i-take namin mga kababaihan para mapigilan pong magbuntis. Opo, ano? So, everyday po yan. May 21 packet pills, may 28 packet pills. Depende po yan sa advice ng inyong OB. Dapat lamang po, before po kayo gumamit ng any birth control pills, ay dapat po nagpa-check up muna po kayo o kumonsulta sa inyong OB. And singit ko na lang mga madam and sir, ano, ang paggamit po ng birth control pills ay kinakailangan 35 below po kayo. Kung sakaling 35 above na po kayo mga madam and sir, kailangan nyo po talaga itong i-konsulta muna sa inyong OB. Ano? Marami na po kasing high risk, ano, sa paggamit ng tinatawag na hormonal contraceptives like birth control pills kung sakaling ikaw ay 35 and above. Okay, so dito naman tayo sa emergency contraceptive pill. Ito po ay ginagamit kung sakaling nag-release si sir
or nag-withdraw siya pero may naiwan sa loob. Okay, so next, ano, isingit na lang din natin mga madam and sir, no, na ang emergency contraceptive pill ay hindi po siya abortion pill. Okay, magkaiba po yun mga madam and sir. Ano pong pinagkaiba nila? Ang emergency contraceptive pill ay idinedelay na lamang po yung ovulation. So ibig sabihin po, mangingitlog pa rin po ang isang babae pero dinedelay niya lamang po. Dinedelay niya kasi nga may unprotected contact ka, unprotected sex. So ibig sabihin, kapag intercourse ka or sex ka sa isang lalaki at nag-release siya ng semilya dyan, meron pong nakaantabay na sperm, okay, dyan sa inyong fallopian tube. So si emergency contraceptive pill, ang ginagawa niya is dinedelay niya yung paglabas ng itlog para hindi sila mag-meet ng inyong ovum or yung itlog at ng semilya ni sir. Next, ano naman po itong tinatawag na abortion pill? Ano? Ang abortion po, it terminates pregnancy. So, ibig sabihin po, may nabuo na pong fertilized egg. Ano? Nagkita na po yung itlog, yung ovum at yung sperm, nag-unite na po, ano? And then nag-implant na po sila sa uterus o bahay bata. So, pag nag-take ka po ng abortion pill, definitely malalaglag yung bata. So, yung implant, maalis yun doon and then marirelease. So, hindi ka na po magiging pregnant. Ano? Si terminate mo, pinalaglag mo si baby. So, the difference is, yung ECP po is wala pong naganap na fertilization. Ano? So, ibig sabihin, hindi sila nag-unite. Ano? Hindi sila nagkita. Kay abortion pill naman po, nag-unite na po sila. So, yun na po yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, so next, ano, what are the uses of this kind ECP? Ano? So, number one, mga madam and sir, kung sakaling, yun na nga po, ano, gumagamit po kayo ng withdrawal method, pero may naiwan sa loob si sir. Ano? Hindi naman niya yung sinasadya, no? Huwag natin sisihin, sir. Next, number two is what? Ano, kung sakali po nabutas ang condom ni sir? Sir naman kasi, kung sakali naman po, ano, huwag po tayo gumamit ng expired condom or even magtingin muna po tayo, ano, bago natin i-insert, ano? So, next, number three, kung si madam po ay gumagamit ng tinatawag na birth control pills, yes po, everyday, pero madalas po siyang nakakalimot, ano? So, bumababa po ang effectivity rate ng birth control pills kapag mas marami pong, ano, nakakalimot si madam. So, ibig sabihin, kung once lang siya nakakalimot, pwede naman po itong gawa ng paraan, ano? Pero kung sakaling nakakalimot na po siya ng dalawa, tatlong beses sa isang buwan, ano, hindi na po ito ganun kaganda ang effectivity ng birth control pills. Diyan na po mapasok si ECP. Next po, ano, we have two kinds of morning after pill or yung tinatawag nating ECP. Number one po, yung tinatawag nating plan B, one step or take action or sabihin nating may option two. Ano. So, ito pong klaseng ito is pwede mo po mabili without any prescription. Ano. Ang kagandahan kasi dito, medyo mataas na rin po yung rate nila para ma-prevent yung pregnancy. Ano. Umabot na rin po sa 89% ayon sa kanilang data. Ano. And kailangan po kasi within 3 days, ano, ibig sabihin within 72 hours nang ikaw ay nakipagtali kay sir ng unprotected sex, ay kailangan makatake ka po nitong tinatawag na plan B, okay? So, yung isa naman po, ano, si Ella po ay hindi nyo mabibili nang walang prescription. Sorry to say, mga madam and sir, kailangan nyo po pumunta sa inyong OB, sa inyong doktor, before po mag-take nitong tinatawag na Ella. But mas maganda pa rin po kahit walang prescription ni Doc itong si Plan B, ano, kung sakali, ano, mas maganda pa rin pong pumunta po kayo o kumonsulta muna sa inyong OB bago po mag-try ng any medications. Next, i-share na rin po natin mga madam and sir, no, before taking any ECP, alam nyo rin po dapat na meron din po itong mga side effects. Yes po, normally kapag nakakainom ka ng ganitong klaseng ECP, asahan mo na na ikaw ay pwedeng sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan, nahihilo na susuka or even sumakit ang inyong batok, lagi kang parang walang gana. Okay? So, mas mainam pa rin talaga na kumonsulta muna bago po kayo mag-take ng any medication. Next question, nakakaiwas po ba ang ECP sa tinatawag na STD or sexually transmitted infection or diseases? Hindi po. No? Tanging condom lamang po ang makakatulong sa inyo para makaiwas ka or makahawa ng tinatawag na ganitong klaseng sakit. Mas mainam pa rin po, ano, na mag-prevent po
tayo na makipagtalik sa hindi natin kakilala, ano, and kung sakaling hindi po ito mapigilan, ano, mas mainam pa rin pong gumamit ng condom, ano, as a contraceptives para hindi po kayo mahawa. Okay po, so next question. Madam, nag-take po kasi ako ng tinatawag na ECP, pero delay na po ako. Normal po ba yun? Or buntis po ba ako? Okay, so the answer is, hindi pa po natin pwedeng sagutin yan, mga dam and sir, kung sakaling buntis ka, ano. So, kung sakaling ikaw ay delay ng 1 week, ano, meron pong ganitong klaseng talagang effect ang ECP, ano. So, kung sakali na nag-take ka ng, tawag dito ng PT, ano, within a week, ano, delay ka ng a week, ano, tapos negative, ano, hindi mo masasabing hindi ka po agad buntis, okay? So, paano kung masasabing hindi ka talaga buntis kung sakaling delay ka na po ng 3 weeks? Inuulit ko po, kung sakaling delay ka na po ng 3 weeks at negative po ang inyong resulta sa inyong PT, hindi ka po talaga buntis. Next question. Madam, nag-take na po ako ng ECP. Pwede na po ba ulit ako makipagtalik ng unprotected sex? Kasi nga po, nag-take naman ako ng emergency contraceptive pill. Hindi po, madam and sir. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, mga madam and sir, magkaiba po ang ECP sa birth control pills. Ano? Kaya kung gusto nyo po ng walang hugutan, ano? Walang withdrawal na sinasabi, and yung mga tipong ayaw nyo pong magbilang ng dates, ano, at hindi naman po nakakalimot lagi ang inyong partner or yung missis, ano, try to take, ano, na po yung tinatawag na birth control pills, ano, at saka medyo may kamahalan din po itong si ECP, ano, compare dito kay birth control pills natin na tinatawag, ano. So, mas maganda pa rin po na mag-take tayo ng contraceptive pills like birth control pills kesa po laging mag-ECP. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today. Ano? So, maraming salamat po. God bless! Thank you and goodbye! So, shoutout time muna tayo, mga madam and sir, no? Galing to sa aking Facebook page, ano? Kasi lagi daw ako doon sa YouTube naghahanap ng pa-shoutout. Dito muna tayo sa Facebook. So, binabati ko po si Ma'am Maria Luisa Alcantara. Hello po, madam. Thank you so much for watching. And lagi nagko-comment po si madam, eh. Tough fan ko na. Thank you so much, madam. Binabati ko din po si Sir Melis. Madam yata to, si Ma'am Melis Daet. Ma'am, taga-Daet ka? Gusto niya daw yung tawa ko. Taga-Daet ka, madam? Comment ka nga, madam, kung taga-Daet ka. Dito lang ako, madam, sa Magang. Anyway, so, binabati ko rin po si Sir? Parang babae. Ma'am Corsita Memphin. Hello po, Madam Corsita. Thank you so much for watching. Binabati ko rin po si Sir Jose Ga Simba. Okay lang daw na basa. Ay, kasi sabi ko kasi doon, hindi ako lagi nakakasagot sa inyong mga comment. Kasi nga po, mga madam and sir, ako po ay dakilang nanay. So, next po, binabati ko rin po si Sir Eman Red. Opo, alala ko to si Sir, nag-comment siya na, ano, kawawa naman daw kasi yung mga nasa iba yung lugar, ano, yung mga, kasi kapag nagla-live ako, syempre nga naman, kawawa naman sila kasi hindi sila makahabol dun sa paunahan. So, sinabi niya, nag-comment talaga siya sa akin, nag-message siya sa akin, I mean, na baka naman pwedeng ibang klaseng, ano, pang third, pang fourth, ganyan. So, mas maganda yon. Abangan nyo, mga madami sir, ang live ko this coming week, kasi syempre, gaya ng pangako ko sa inyo, mamimigay po tayo ngayon Christmas. Excited rin ako. Sino kaya? Ano? Yung iba kasi talagang nakakatatlo, apat na ng panalo, no? Gagaling. Anyway, next po, binabati ko rin po si Sir Ariston Sanchez. Hello po, sir. Thank you so much for watching. And sa lahat po na aking silent viewers, silent listeners na nanonood. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye.